Paano nangyari yun? Positive siya, and then the following day, nag-reswab siya, negative na siya. Ano yung ginawa niya? Ito, panoorin niyo to. January 12, nagpa-swab test kami ng husband ko. And then January 14, na-receive namin yung result. Negative ako, then positive yung husband ko. But since asymptomatic kami that time, we decided na magpa-reswab yung husband ko. But before siya magpa-reswab, nag-search muna kami sa YouTube, sa Facebook, sa Google, kung ano yung ginawa nila na positive and then nagpa-reswab, negative na. Ginaya namin yung procedure na ginawa nila. So, same day, January 14 pa rin, ng 7 in the morning, nagpa-reswab yung husband ko. And then, January 14, same day pa rin, 6:14 the evening, after niya gawin yung procedure na yon, na-receive namin yung result, negative na siya. So, magre-report na sana siya sa trabaho niya. Since mahigpit sa company ni husband ko, ni-require siya magkaroon ng another swab test pa for the third time daw for confirmation ko. January 15, nagpa-swab test na naman kami. Ginawa namin ulit yung procedure na yon na na-search namin para mag-negative siya. January 16, 4:48 ng madaling araw. So, negative siya ulit. March 10, umuwi kami ng Pilipinas para magbakasyon. Pero dahil may iwan mo na ako ng Pinas at mauna siyang babalik ng Dubai, nagpa-swab test na naman siya ng July 1. Pero night before that, inulit na naman niya yung process na ginagawa para mag-negative ka sa swab test. July 2, na-receive niya yung result, negative siya. And then July 3, nag-flight na siya. Nagbiyahe lang siya ng 8 hours. Pagdating niya ng Dubai, since pagdating ng Dubai, upon arrival ang swab test doon. So, nag-swab test na naman siya. And then, ayun na naman, positive na naman siya. So, inulit na naman niya yung process na yon. Nag-reswab na naman siya, negative na siya. So, nakabalik na siya sa trabaho. So, kung ang question nyo, ano yung procedure na yon, kung interested kayong malaman kung ano yung ginawa namin para mag-negative siya, based din sa na-research namin, na experience na iba na yun din ang ginawa nila, and kasi yung mga nagpa-positive talaga and then kahit fully recovered na sila, pag nag-swab na sila ulit, may chance na positive pa rin sila. Kaya hindi maiwasan na marami talaga nagsisearch ng ganitong topic. And dahil nga maraming nag-PPM sa akin, ang dami nagko-comment sa video ko, ang dami ko nare-replyan about this. Naisipan ko na gawan siya ng video at i-upload. Dahil mga marami rin for sure na interested sa topic na to and for a health. Ayan. So, eto. Ibablog ko na siya para sa inyo. If you're interested, please stay there and watch this. But before we start, kung bago ka pa lang sa channel na to, I hope you will also support me by giving me a like, click subscribe, and don't forget the tiny bell. Disclaimer lang guys, hindi ko po sinasabi or sinishare itong topic na to para sabihin sa inyo na gawin nyo din. Kasi guys, kung nandun ka lang sa sitwasyon na yon, hindi mo masasabi. Kasi may tendency naman talaga na kahit fully recovered ka na, may tendency na pag nag-swab test ka ulit, is may pa-positive ka pa rin. Alam mo yon, kahit na nag-quarantine ka na, kahit na meron ka ng medical certificate from the doctor. That's why meron nga tayong bagong protocol ngayon, di ba? Na yung mga fully recovered recently, kahit na positive yung RT-PCR test na dala mo, papayagan ka pa rin pumasok ng bansa. Then wala rin tayo sa sitwasyon ng ibang kababayan natin na kagaya sa nangyari sa amin na inabot na siya ng 4 na buwan sa Pilipinas na instead na 2 months lang talaga ang bakasyon niya, na baka matanggal na siya sa trabaho, baka wala na kaming panggastos. May mga sitwasyon na ganyan ng ibang kababayan natin na nag-message talaga sa akin na kailangan na bumalik, wala na siyang allowance, ang daming beses na na-canceled yung flight niya, ilang beses na siya nag-positive, baka matanggal na siya sa trabaho. Ayan, kaya sana guys, huwag kayong mag-comment. Positive ka. Huwag kang magbiyahe, baka makahawa ka pa. Kasi wala tayo sa sitwasyon ng iba, hindi tayo pare-pares ng sitwasyon. Merong mga fully recovered talaga na may chance or may tendency na pag nag-swab to sila, is positive pa rin yung result nila. Okay? That is January 12, nagpa-swab test kami. That is 12 in the afternoon. Na-receive namin yung result January 14 ng madaling araw, 2:15 a.m.
So, nauna niya na-receive yung result. Nag-text sa kanya, na-receive niya yung text, nakalagay doon, positive siya. So, kinabahan na ako. Kasi kung positive siya, possibly, positive din ako. Kasi nga, magkatabi kami ng bed, isang plato lang minsan ang kinakainan namin, same yung baso na ginagamit namin. Ayun. So, after 30 minutes, saka ako palang na-receive yung result para sa akin, negative ako. So, nag-isip na kami, paano yung, parang nangyari yun, positive ako, positive siya, negative ako. And then, asymptomatic kami. So, nag-search kami sa YouTube, ano yung mga possible na reason, and then, isa sa na-research namin, na meron silang ginagawang procedure para raw mag-negative ka. So, ginawa rin namin yun, sinubukan din namin yun. Ang na-search namin sa YouTube, sa Facebook, sa Google, ayan, karamihan ang na-search namin, ito daw yung ginawa nila. So, night before, bago ka magpa-swab test, this is, bago ka matulog sa gabi ha, yan kinabukasan magpapa-swab test ka. So, ito yung ginawa namin. Nag-steam inhalation yung husband ko, nagpakulo kami ng tubig, nilagyan namin ng 3 kutsarang asin, and then nilagyan namin ng 3 thin slices lang ng ginger. Pinakulo namin siya ng pinakulo. And then, nung umuusok na siya, gumamit siya ng blanket. Blanket ang ginamit namin na towel para as in, yung usok talaga nandun sa loob kasi mas malaki yung blanket eh. So, i-inhale mo yung usok through your mouth. Inhale mo sa mouth mo yung usok. And then, exhale mo sa nose mo. Why? Kasi nga, siguro ito yung thinking ng iba, but yun yung ginagawa nila sa base na research namin na ginaya naman namin. Kasi nga, di ba, pag nagpapaswab test tayo, hindi lang tayo sa nose sinaswab. Yung iba sinaswab din sa may mouth. Di ba? So, yun ginawa namin. Ininhale niya yung usok sa mouth and exhale niya sa nose. And then, after that, mga 3 to 5 minutes na pagpapausok, pagsusuob ang tawag sa atin yun eh, sa Pilipinas. Yun. After niya magsuob, na yung pinakulong tubig na merong konting ginger, na may konting lemon, ininom niya rin, isang baso yun. Mas mainit, mas kaya mong i-resist yung init, mas maganda kasi mas mapapaso siya, parang mas mamamatay yung bacteria. Yun yung explanation sa napanood ko. And then, after that, nag-gargle siya ng Bactidol. And then, natulog na siya. Then, early in the morning, bago kami pumunta sa swab testing center, inulit namin ulit yung process na yun. So, nag-steam inhalation siya saglit, na uminom ulit siya ng ginger, then nag-gargle siya ng Bactidol. Then, tsaka kami pumunta sa may... ang pangalan ng hospital na yun is Emirates Specialty Hospital. Yung una namin pinuntahan sa Mina Rashid. Dapat dun kami babalik. Pero since mahaba yung pila dun, kasi ano yun eh, drive-thru. Wala kaming sasakyan, nakataxi lang kami. Yung taxi, ayaw niyang magpumila ng ganun kahaba. Yung first time kasi na nagpunta kami dun, kasama namin yung roommate namin na may sasakyan. So okay lang, kasi siya naman yung may-ari ng sasakyan, kasama naman namin siya sa room. Pero nung second time na babalik na kami, which is January 14, 7:21 a.m. Guys, 7:21 a.m. to. Kasi na-receive yung una niyang result na positive siya, 2:15 in the morning. Madaling araw yon. So, bumalik kami ng hospital, pero doon na kami nagpunta sa Emirates Specialty Hospital. 150 dirhams ang natatandaan kong binayad namin para sa mga kababayan ko nasa Dubai dyan. Ayan, kung interested kayo malaman, ayun, 150 yung binayad namin. 7:21 ng umaga, siya nagpa-reswab. Na-receive niya yung result, same day, January 14, 6:40 p.m., negative na siya. So yun, nagtaka rin kami. Hindi namin alam kung effective ba yung ginawa namin. O nagkataon lang. So, ayun na, masaya na kami, negative na kami. So, dapat papasok na siya sa trabaho. Pero since mahigpit yung company niya, ang sabi ng company niya, for the third time, mag-swab ulit. Mag-swab test daw ulit. At kung ano daw yung maging resulta, yun na raw yung confirm na result niya. Pero,
yung company niya ang namili pa kung saan hospital kami kailangan pumunta at doon kami magpa-swab. So ang sabi ng hospital, anong company niya, doon daw siya magpa-swab sa Medcare, sa Alsapa. Yun. So dahil nga gabi na yun, no, nakuha namin yung result kasi 6:40 PM and then report na namin sa trabaho niya magte-10 na ng gabi. Yun, ang sabi magpa-resolve kami. So kinabukasan na kami nagpunta sa may Medcare hospital para mag third reswab. Pero gabi ulit noon bago matulog, ayun, nag-steam inhalation na naman siya. Minom na naman siya ng pinakulong tubig na may luya na may konting lemon, and then nag-gargle siya ulit ng Bactidol. So January 15, bago siya magpa-swab test, ni-repeat niya yung process. Na-swab test na siya ng 1:30 ng tanghali kasi inabutan na siya ng break time eh. So mga, I think mga 1:30 na siya na-swab. So after na ma-swab, January 16, na-receive namin yung result, negative siya. Ni-report namin sa trabaho niya, yun, pinapasok na siya, so okay na. Pero pagdating naman ng March 10, umuwi kami ng Pilipinas. Nagbakasyon kami ng ilang buwan, pero naiwan muna ako ng Pinas that time. Mag-isa lang muna siya mauna babalik ng Dubai. So dahil nga that month, mga bandang March, April, 2 months kasi ang vacation niya, kasagsagan ng Delta rito sa may Pilipinas. So mahigpit, bawal lumabas, may curfew, makakalabas ka lang pag meron kang quarantine pass. Wala kaming quarantine pass kasi kakauwi lang namin ng Pinas. Ang may quarantine pass lang yung tatay ko. So yung tatay ko lang ang bumibili ng food namin. Sa loob lang kami ng bahay. As in to the max na mahigpit ang Valenzuela. Dumating pa sa time na may curfew hours hanggang 6. Hanggang 6 ng gabi. Bukas ang mga tindahan, ang mga ibang businesses. So dapat 6 nakabili ka na ng pagkain mo. Kasi ang pwede na lang lumabas yung mga essential workers, yung mga health workers, ayan. Ganun kahigpit that time. Kaya natunod lang kami sa loob ng bahay, hindi kami lumalabas. Eh dahil nga sa loob lang kami ng bahay, confident kami na hindi na siya magpa-positive. Hindi namin ina-expect yun. Nag-positive na naman siya kasi pabalik na siya ng Dubai eh. Ang flight niya dapat is May 12. So May 11, nagpa-swab test ang husband ko. Hindi na siya, hindi na na-repeat yung process na yon kasi nga, confident kami na hindi siya magpa-positive. Paano pa kami magpa-positive? Kami lang na palagi nasa bahay, kain tulog lang kami, inunood lang ng movie, nagsi-cellphone. So yun na nga, to make the story short, nagswerte siya ng May 11, na-receive namin yung result ng May 12, ng 1:30 ng madaling araw. Ito na, positive siya. So, bad news, positive siya, na-canceled yung flight niya, kinancel namin yung flight niya, hindi siya nakaalis. Pero that time, wala rin kasi siyang symptoms eh, wala siya nararamdaman that time nung bago siya magpa-swab test. Pero eto na, pagdating ng May 12 ng umaga, may sinat na siya, sabi niya sa akin, mga ano yun, mga mag-5 ng umaga, sabi niya, parang may sinat daw siya. Hinawakan ko siya, wala naman siyang sinat. And then, nung magsi-7 na ng umaga, pag-awa ko ulit sa kanya, sabi niya kasi masakit na yung ulo niya. Ayun na nga, naramdaman ko, pag-awa ko sa kanya, o totoo, may sinat na siya. Tapos yun na, sumunod na dun, masakit na yung katawan niya, masakit na yung ulo niya. So, confirm nga, positive siya. Kaya hindi na kami nag-reswab. So, nagpagaling na lang siya, nag-quarantine na lang kami. Nung magaling na siya, eto naman, si Cebu Pacific, Panay canceled flight. That time, panay-cancel ang flight pa ng mga airlines. So, kaka-cancel flight niya, naka-apat na cancel flight siya kay Cebu Pac, hindi siya nakaalis. Nanawa kami, bumili kami ng panibagong ticket kay Emirates Airline, dahil si Emirates Airline, hindi daw siya nagka-cancel. So, nakabalik siya ng Dubai. Pero bago siya makabalik ng Dubai, syempre, kailangan ng travel requirements na naman, ng RT-PCR test. So, July 1, time inulit na naman namin yung procedure ka para sure na. Dahil nga nadala na kami, ilang beses siya na-canceled flight. So, inulit niya yung procedure night before, nag-steam inhalation siya, nag-gargle siya ng Bactidol, uminom siya ng mainit na tubig, or yung warm lang, yung kaya niya lang i-resist yung init, na merong ginger na may konting lemon. And then, natulog na siya. Kinabukasan, bago siya magpa-swab test, nag-repeat process na naman siya. And then, July 2,
ng madaling araw ulit, na-receive namin yung result. So, thanks God, negative na siya. So, ito na. July 3 ng 11 ng gabi, ang flight niya. So, nakalista siya ng Pilipinas. Nakapag-flight na siya kasi negative ang result niya. After 8 hours, 8 hours lang na biyahe, negative siya nung umalis siya ng Pinas. Pagdating niya ng Dubai, ito na naman ang problema. Kasi sa Dubai, upon arrival, ang swab test. Negative siya sa Pinas, after 8 hours na biyahe, pagdating ng Dubai, nag-swab test siya ulit doon, positive na naman siya. Presumptive positive naman yung nakalagay sa kanya. Kasi sa Dubai po, ang rules guys, upon arrival, isa-swab ka. So, dumating siya doon, July 4 ng mga 3:30 ng madaling araw doon, na-swab siya, tapos na-receive niya result, July 4 ng 10 in the morning, ayan na, presumptive positive siya. So, dahil nakalagay doon na advice siya na mag-rest for 72 hours, then saka siya mag-repeat swab test. Dapat magpapariswab na kami, kaso nga, kasi nga inisip namin baka pag nagpariswab siya and repeat naman yung process, negative na siya. Pero dahil nakalagay doon is advice siya na mag-rest ng 72 hours dun saka siya mag-swab test, inisip namin baka mamaya kahit mag-swab test siya at negative na siya, baka mamaya insist na hindi kami sumunod sa advice, baka i-invalid nila. So sinunod namin yung nandun sa text ng Dubai International Airport. Nakalagay doon na mag-rest muna siya for 3 days, then saka siya mag-repeat swab test. So, nag-swab test na naman siya. So, after niya mag-rest ng 3 days, ayun, night before, siya magpa-swab test na naman, ni-repeat niya na naman yung process na yon, and then, early in the morning, bago siya magpunta doon sa swab test na yon, ayun, ni-repeat na naman niya yung process. So, that is July 7, 12:30 PM, nagpa-swab test siya ulit sa Medcare. Na-receive niya yung result. July 8, 6:46 PM, negative na siya. So yun, nakabalik na siya sa trabaho. So yun lang guys, sinishare ko lang sa inyo yung naging experience ng husband ko. Ano yung ginawa niya, ang procedure, yung po, steam inhalation, na merong ginger, na merong asin. Naminom siya ng mainit na tubig or warm water, na merong ginger na may lemon, and then nag-gargle siya ng Bactidol. Steam inhalation, inhale mo through your mouth, ang usok, and then exhale mo sa nose mo. Ganun lang po ang ginawa ng husband ko. And nag-work sa husband ko, work din sa iba na na-search ko, so I hope mag-work din po sa'yo. So yung mga fully recovered po from COVID-19, na positive pa rin ang result, kahit magpa-RT-PCR test sila, allowed pa rin po kayong pumasok ng Pilipinas as long as may mapapakita kayong positive result na not earlier than 10 days and not later than 30 days. So, ibig sabihin, yung mga first positive result nyo na hindi mas maaga sa 10 days, and then not later than 30 days prior to your departure. So kung meron kayo niyan, yan, pwede kayong pumasok ng Pilipinas. At sa mga gustong mapanood ang buong protocol tungkol dito sa topic na to, panoorin niyo yung video na yan. Ayan, nag-upload din po ako ng buong protocol about dyan. Panoorin niyo po yung video na yan.